What is up mga idol? Si Mark Flores ulit ito and welcome back to my channel. Kung ikaw ay isa sa mga driver o student drivers na nahihirapan sa pag-change lane, ginawa ko ang video na ito para sa inyo. So umpisahan na kagad natin to. Unang-una sa lahat sa pag-change lane, alam dapat natin kung kailan ligtas at hindi ligtas na magpalit ng linya. Kapag may sasakyan sa kabilang linya na ating lilipatan, dapat nakikita natin siya ng buo sa ating side mirror. Kapag nakikita natin, ibig sabihin safe na mag-change lane. Kapag ka naman kalahati lamang yung nakikita natin sa kanyang sasakyan, ibig sabihin nun malapit na yung sasakyan at hindi safe na mag-change lane. Pangalawa, kapag ka mabagal ang sasakyan. Ibig sabihin yan, yung mga parating na sasakyan sa lane na ating lilipatan ay mababagal. Maaari nga kasing kita mo ng buo yung sasakyan sa kabilang linya, pero dahil mabilis yung kanyang takbo, maaari kayong mag-collide pag ikaw ay nag-change lane. So dapat lagi tayong tumitingin sa ating mga side mirrors at rear view mirrors para alam natin yung speed ng mga sasakyan sa ating kapaligiran. So kapag mabibilis, syempre hindi tayo pwedeng mag-change lane. Pangatlo, ito ay dapat hindi natin kakalimutan yung sasakyang ating sinusundan. Hindi yung sa kabilang lane na pupuntahan natin, kundi yung ating sinusundan. Kasi baka maaaring sa kakatingin mo sa iyong mga side mirrors at sa kabilang linya na iyong pupuntahan, ay makalimutan mong may sasakyan sa harap mo at maaari kayong mag-collide kapag ka biglang tumigil yung nasa harapan mo. So dapat meron kang at least 2 seconds distance para may enough space kang mag-stop. Mas mabilis ang takbo mo, mas malayo dapat yon. So yun yung mga dapat nating alamin para alam natin kung safe o hindi ba na mag-change lane. Pangalawa, dapat ay marunong tayong mag-adjust. Traffic awareness and timing. Related naman to sa isa't isa, no? Kung ikaw ay pupunta sa left lane, ibig sabihin pupunta ka sa faster lane, yung mas mabibilis ang sasakyan. Dito natin ina-apply yung kasabihan na kapag ikaw ay mag-change lane, palaging step on the gas. Kapag ikaw naman ay pupunta sa kanan o sa slower lane o kaya pa-exit ka ng isang expressway, dapat ay babagal yung iyong sasakyan. Dito sa traffic awareness and timing, dapat alam nyo rin yung max speed para sa isang particular area. Kung gusto natin mag-change lane at 120 yung max speed doon, bago tayo mag-change lane, dapat nasa 100 to 110 lang tayo. Para kapag nag-change lane tayo, pwede tayong bumilis ng takbo pero hindi natin nilalabag yung speed limit. Pangatlo, ito na yung step by step na pag-change lane. Since aware ka na sa speed ng kapaligiran mo, una, kailangan mo ng signal. At least 3 seconds bago ka mag-change lane, magsisignal ka na. After 3 seconds, final check sa rear view mirror, side view mirror, and then blind spots. Balikan natin ng konti yung ating sinusundang sasakyan, baka mag-stop siya. Then kapag hindi siya nag-stop tuloy-tuloy, pwede na tayong mag-change lane. At habang nag-change lane tayo papunta sa kaliwa, tinitingnan din natin yung ating side mirrors. And then, dahan-dahan lang ang pagpihit sa manibela. And since papunta tayong kaliwa, dapat mas mabilis yung apak natin sa gas pedal. Mag-a-accelerate dapat tayo. So kapag pupunta naman tayo sa kanan, ganun din. Awareness sa kapaligiran and then signal. And then final check sa rear view mirror, side view mirror, blind spot. And then balik ng saglit sa gitna. And then kapag clear, pwede ka na mag-change lane. Dapat hindi tayo nakatutok sa mga side mirrors lang. Patingin-tingin lang tayo sa side mirrors. Ang ating focus yung ating harapan pa rin. At huwag kakalimutan mga idol, after nyo mag-change lane, patayin nyo yung inyong signal. Isang napaka-importanteng tip, yung magdadahan-dahan ka. Kasi kapag dahan-dahan ka, malalayo ka sa possible na disgrasya. Kasi mabubusinahan ka, masisignalan ka nung maaaring hindi mo nakita sa blind spot. Lalo na yung mga bike or motor at kung malaki yung sasakyan mo, baka hindi mo makita. Pakita ko sa inyo yung scenario dito kung paano yung sa merging. Yung papunta ka sa left, sila papunta sa right, tapos ang dami yung mga sasakyan. Ang susi dito, malayo pa lang nakasignal ka na. Ano? Ang susi dyan, mabilis kang magdesisyon. So kung siya ay bumagal, bumilis ka dapat. Malayo pa lang, alam mo na kung sino yung overtaken mo. Kung alam mong mabagal yung parating, bilisan mo yung takbo mo. Kapag alam mong mabilis, bagalan mo yung takbo mo. After niyang mag-change lane, saka ka mag-change lane. Ano? Kapag nauna na siya sa'yo, dun ka sa likod niya. Titingnan ka rin yan eh. Kapag nauna ka at mabilis ka, babagal yan, dun yan sa likod mo mag-change lane. Ano? Hindi yan yung, ay ang bilis na ito, so bibilisan ko palalo. Hindi ganon.
So dapat maging aware kayo sa bawat isa sa speed nyo. Kung ano yung speed nyo dumating, adjust kayo sa speed nung nakikita nyo yung iko-cross nyo. So panoorin nyo to at yan yung isang scenario na tayo ay nag-merging and nag-change lane at the same time. Nagko-cross yung mga sasakyan. So yun lang mga idol at sana natuto ulit kayo sa video na ito. Katulad na aking palaging sinasabi, drive safe.